Welcome back to my channel. Our video for today is about how I edit my videos. Yung isa sa kaibigan ko nagtanong sa akin kung paano ko daw ine-edit yung mga video ko. Or ano ba yung question niya? Ganito eh. Paano ba ate, masabi niya, paano po ba ate mag-edit ng video yung mapapabilis mo yung video? Yun. So siguro tinatanong niya yung pang fast forward. Oo, nilagyan niya nga ng fast forward. Paano siya yung mapapaspeed? Ganun. Basta ganun yung tanong niya. So, ang sabi ko sa kanya, mag-download siya sa Play Store. And kung ano yung ma-download niya ng mga video editing apps mula sa Play Store, meron namang features yun ng speed up. So, binigay ko sa kanya kung ano yung application na ginagamit ko. But then again, mahirap ipaliwanag through chat kung paano talaga nag-work yun. So, kaya sabi ko sa kanya, sige, ganito na lang, gagawa na lang kita ng video editing tutorial and then panoorin mo na lang. So, yun. Gumawa ko ng video mo yun. And to clear guys, ha, basic lang yung ituturo ko sa inyo. Basic lang na paggamit nitong application na ginagamit ko for editing my videos. Kung gusto ninyo na i-upgrade ko pa or lagyan ko ng part 2, bigay ko pa yung medyo mas level up na ng pag-video editing dito sa app lang na to, particular on this app, please do comment dyan lang sa baba. Siguro pag umabot ng mga 20 comments about dun sa part 2 ng video na to, gagawa na ako ng part 2. So please do comment lang dyan sa baba. Ihintayin ko yung mga comments ninyo. And please don't forget to share, like, yun nga ang aking video. And subscribe to this channel and do not forget to hit the notification bell para every time meron akong mga bago pang videos, eh, you will get notified. So, without further ado, let's get started. Okay, start tayo sa Play Store. I-download natin yung KineMaster. Ayan, i-type natin siya. And then, pag lumabas na siya, since yung sa akin naka-download na, ang lumalabas is open, yung kulay green, o sa inyo na mga hindi pa naka-install, lalabas dyan, install. So, ito na siya pag binuksan mo yung KineMaster or KineMaster. And for me na meron ng video, makakakita kayo ng mga previous na video na ginawa nyo na. So, from here sa settings, hindi na natin ito masyadong pakikialaman kasi pwede naman tayo makapag-edit ng video dito kahit na hindi tayo mag-sign in or gumawa ng account dito or mag-subscribe. So from here, okay na yung default duration of photo clip and pati yung fit screen. Hindi na rin natin yan gagalawin kasi okay na yan. As is na yan. Okay? Or maybe later on, kapag sanay na kayong buksan tong application na to, pwede na kayong mag-explore dun sa side ng settings. So from here, buksan natin yung mga sa store, asset store. So ito yung makikita mo na mga available nilang. Mga available nilang downloadable features. So meron din silang mga effects. As you can see, merong nakalagay or nakatag na premium sa may lower right ng bawat item. So, iyan yung may mga bayad. Tapos, yung mga walang nakalagay na premium, iyan yung free. So, ako, yan ang lagi kong pinipindot, tapos dina-download ko sila. Isa-isa. So, lahat yan, magmula dyan sa effects, dun sa may baba niya, ano ba yan, yung dalawang triangle na magkaharap, tapos stickers, tapos yung text. So, lahat yan, ganun yan. Pagka may premium, may bayad. So, ang i-download lang natin dahil gusto natin free lang is yung ayan, kagaya ng Auto HDR. Free lang yan. Wala siyang premium. Ito ang split spectrum. Download lang ang nakalagay. So, meaning free. So, okay. Let's fast forward yung video. So, after natin mag-download, click na natin yung circle na merong plus. And then, it will bring us sa screen na to, and then pipiliin natin yung 16:9. Ito kasi yung fit to screen lahat. Okay? So, yung black screen, dyan lalabas yung ating idadrop na video or pictures kung pipindutin natin yung media. Okay? Pag pinindot mo yung media, ilalabas nito yung lahat ng mga files ng video and pictures na meron sa phone natin. So, from here, mamimili tayo kung ano yung i-edit natin. So, ayan, nakapili na ako. So,
automatic madadrop yan sa baba. So, yun, nakita niyo siya, nandun na siya sa baba. Yes, tapos from here, punta tayo, zoom in, zoom out. Kung gusto mong makita yung length ng bawat clip na inilagay mo. So, yun ang purpose nun kung bakit sinu-zoom in, zoom out mo yung dun sa may editing ng clip sa baba. So, pag kinlik mo yung clip sa baba, magkakaroon siya ng yellow na box dun sa gilid ng clip. So, it means yun yung video na ini-edit mo or yun yung clip na i-edit mo. So, in this point of the video, kinlik ko yung trim dun sa taas yung may gunting. Ito ang lalabas sa may ibabaw. Yung time, trim to left of playhead and trim to right yung mga yun. So, isa-isa kong pinapakita sa inyo na kapag trim to left, ibig sabihin kapag itong kulay green na nakikita ninyong may time is itinapat mo or kinlik mo yung trim to left na yun, yung nasa left niya automatic mabubura. Pag trim to right naman, yung sa right ang mabubura at the rest will follow. Pwede ninyo i-practice yan while you are using the KineMaster. So nga pala, KineMaster yung ginagamit ko, guys, okay? And there, so yun, balik tayo sa trim. So from here, ano bang ginagawa ko? Okay, yung playhead na tayo. So pag ginawa mo kasi yung playhead, automatic kung saan nakadrop yung kulay orange, yun yung masya-shot niya, tapos automatic masisave, makigiging isa na dun sa clips mo, dun sa mga naka-file mo na clips. So pwede mo yun i-adjust. Lahat to, guys, pwede nyo i-adjust, i-cut, pwedeng i-trim lang. Habaan o iksian, it's up to you kung paano yung adjustment na gusto ninyong gawin. So, balik ulit tayo doon sa unahan ng video, ng clip. Then, pindutin natin yung nasa gitna sa taas, which is yung crop. Crop ng inyong video. So, makikita ninyo yan, ginagalaw ko yung mismong screen. So, yan. Pwede ko siyang i-crop ng maliit or malaki. I-focus sa mukha ko kung saan ko gustong mag-start ng position. So, makikita mo gumagalaw dito sa may maliit na box na naka-orange. So, gusto ko dun simulan sa may flower na heart and then mag-end ako dito sa may teddy bear. Okay? So, ayan siya. So, pagpinlay natin, ganyan siya ang lalabas. Hindi siya yung naka-steady lang na square na naka-focus lang sa buong screen ko. So, gumagalaw yung screen natin. Diba? So, let's go to audio. So, here sa audio, pwede nyong i-adjust yung volume niya. Yan, from 200, ibababa mo, or pwedeng i-cancel mo na yung music. Kahit na naka-200 yan, pag kinancel mo yon, wala kang music. Tapos, pag pinindot mo ulit at mawala yung orange, meron na ulit music. So, dito naman sa may bandang ibaba ng audio, makikita mo yung pitch. So, from zero, kapag ka ibinaba mo yan, lalaki yung boses. At kapag ka naman from zero, itinaas mo, minipis yung boses. And sa baba ng audio, makikita natin yung clip graphics. Pag pinindot natin yan, ito ang lalabas. So, bibigyan niya tayo ng mga graphics kung saan ito yung mga dinownload natin kanina. So, pinili ko yung stay positive at kinlik ko yung middle one. So, ganito ang mangyayari sa video ko kung yun ang gagamitin ko na graphics. Yan, meron siya nakalagay na young. Tapos, meron na mga effects na nagaganap sa video ko. Meron ng graphics, meron naman tayong speed. So, dito you could adjust this speed of your video. Actually, pwede siyang pabagalin at pwede siyang pabilisin ng bonggang-bongga. So, from 0.0 something hanggang marami yan eh. Yan, in-adjust ko siya hanggang 13.5 speed. Pwede kayo mamili. Bahala na kayo kung paano ninyo gagawin yan dun sa video ninyo. Nasa inyo yan kung paano yung effects na gusto ninyong gawin. Okay? Tapos, pwede nyo i-mute yung audio. Yun, pinindot ko siya. Pwede nyo rin i-keep yung pitch kahit na mabilis, boses pa rin ninyo. Yung natural na boses ang lalabas. So, yun lang yun. So, dito na tayo sa rotate, mirroring. Hindi ko na ginamit yung reverse, guys, kasi magbabago yung takbo ng video. So, gets nyo na yun. Mare-reverse yung takbo ng
video. So here, mirroring lang. Kung gusto ninyong baliktarin ng pataas pababain siya, kung gusto niyo namang i-rotate siya ng left to right, so kung nakaharap siya, gilid, ganun. Ito naman yung color filter. So, yung merong mga crown, premium yan guys. May bayad yan. So, yung basic, marami rin naman siya. So, pwede na kayong mamili na lang dito. And, doon na tayo sa adjustment. So, yan. Adjust yung brightness, yung contrast, at yung kondoy sa color. Yun. And, sa equalizer yan. Merong normal, AM radio, bass booster, at kung ano-ano pa. Bahala kayo, pakinggan nyo. Explore nyo lang yung application guys. Next, volume envelope. So as you can see here, meron siyang 100. Yan yung standard na volume ng clip mo. So adjustable yan guys. Pwede mo yan itaas, pwede mo yang ibaba. At pwede kang gumawa ng stamp dito kung kailan mo gustong ibaba, itaas yung boses. So paano i-stamp is i-click mo lang yung 100. Yun, i-click mo yun, tapos magkakaroon ng stamp dun sa clip mo ng orange. So, meaning, pwede mo i-drag yung volume pababa. Gusto mo i-drag pataas, i-stamp mo ulit, tapos ganun ulit, drag taas, stamp, drag taas, baba. So, it's up to you kung paano ninyo lalaruin yung audio. So, meron pa tayong isa, reverb ba to? Normal, bathroom, cathedral, at kung ano-ano pa ulit. So, mamili lang kayo. Okay, and next is, let's go to voice changer. So, dito mamimili din kayo kung anong gusto mong effects ng boses ninyo. Gusto mong mag-boses chipmunks or alien, pwede dito. And then, let's go to the vinay, ano bang tawag dito? Basta, naka-focus lang yung dating kasi nito eh, parang mayroong dark or black na something sa gilid. Next, extract audio. So, pag pinindot mo yan, meron lalabas na green sa ilalim, which is meaning, yung audio ng particular clip mo is inilabas niya. So, whenever na yung clip na yan is naka-yellow yung gilid, pagka dinilit mo yan, mawawala yung audio nung clip mo. Then, yung docking loop, loop to end, hindi ko na masyado elaborate yan. Siguro sa next video na lang para medyo mas malinaw, mahaba na tong video ko. Kung nakikita ninyo yung tatlong lines na yan, pag pinindot nyo na sa kabila, yun, yung maraming tuldok-tuldok. Ganito ang magiging menu nyo. So, yun pa rin yung kanina, napalitan lang ng puro icons lang. So, mawawala yung label. Ako, I prefer na yung dati, yung kanina. Yan, yung tatlo. Kasi meron silang nakalagay ng labels. Kung click graphics ba yan, speed, reverse, and etc. So, para sa akin yun na mas madali. Okay, dito tayo sa may kabila. Makikita ninyo sa may kaliwa, yung may L and R. Tapos, meron 3 lines. So, lalabas yun yan. Yung bilog sa taas, ibig sabihin yan back and forth. Tapos, meron din kayo makikita dyan na square. Parang merong, ano yan? Yan sa gilid. Yan, capture and save. Pag pinindot nyo, yun ang lalabas. Okay, pero hindi ko na ipapaliwanag yun. Siguro sa next video ko na lang, ilalabas yun. Ipapaliwanag sa inyo kung paano gamitin kasi medyo tricky na to eh. Tapos ito, pag pinindot mo yung share, ayan ang lalabas sa inyong screen. So, ganyan ang mangyayari kapag pinindot mo yun isa-isa. Pati dito sa duplicate, bring to front, yan, medyo tricky na yan guys. Medyo matindi-tinding paliwanagan na yan at hahaba na masyado yung video natin. So, better yet, gawa na lang ako ng another video for that. After dyan sa left, balik tayo sa kanan. So, pag pinindot mo yung media dyan sa bilog, ito ang lalabas. At pag pinindot mo yung layer, itong marami na to ang lalabas. So, number one, kapag pinindot mo yung parang, ano yan, pen. Ayan. Pwede kang mag-draw ng line sa screen. So, ayan. Panoorin na lang natin kung anong gagawin ko dyan. Mamimili ka kung paano ka gagawa ng lines. Ano yung gagamitin mong tools. Meron din pang delete. So, makikita mo dyan. Try mo lang i-explore siya guys. Huwag ka munang gumawa ng pinaka-mismong video mo. Parang gumawa ka lang draft video para ma-practice mo tong mga to. Okay? And make sure na hindi ka makaka-delete. Hindi naman to basta madi-delete eh. Okay, so yung next is yung sa text. So from here, pwede ka na mag-type. Halimbawa, yan lalagay ko hello. Tapos okay. Then lalabas na siya sa screen. Pwede mo siya i-expand. And then, pwede ka mamili ng
yung font na gagamitin. So, yan. Lagyan natin hello at adjust natin dun sa taas. At dun yung box na kulay white na yon, actually color yon. Pwede ka mamili. So, ito yung lalabas. Pili ka ng kulay na gusto mo. Piliin natin is fuchsia pink. Dun sa taas. Sa pababe. De, konti pa. Sa pababe. Yan. Okay, fuchsia pink. Ang ganda ng kulay. Oh my gosh. So, iyan siya. Ganyan ang paggawa niya. So, kung trim to left, trim to play, or split ahead, mamimili ka lang dyan kung yung gusto mong gawin dun sa clip mo. Okay? Or dun sa text mo. So, ang pinili ko is split ahead, and then yan, nahati yung hello ko. Tama, naging dalawa siya. Ito mo, pwede ko siya itaas, pwede ko siya ibaba. Kasi kapag pinag-overlap mo, magtataas pa ba siya. So, ganun lang siya. Then, pwede na tayo kumuha ng sticker. So, yung sticker yung may heart. So, ito, pipiliin ko is yung circular badges. So, yun ang pinili ko. Tapos, i-adjust natin nandun sa taas. Yan. Basta tandaan nyo guys, pagka nagkaroon ng dilaw yung pinaka clip ninyo na ginagawa. Ibig sabihin, siya yung clip na ginagawa ninyo. Pag hindi siya naka-yellow, ibig sabihin, wala kayong gagawin. I mean, hindi nyo siya na-click, hindi nyo siya ma-edit. Okay, ayun, nagdilaw siya, so inurong ko siya yung hello. So, ganun lang. Tandaan nyo lang kung paano siya. Magigets nyo rin yan in time. So, okay, ayan na siya. So, meron akong ginawa kung paano siya nag-a-appear sa screen. Kung paano yung in animation, yun, in animation. Yung sa text and dun sa circular badges or yung sa sticker, pwede nyong pamilihan yan kung gusto ninyong, kung paano yung gusto ninyong in animation, tsaka yung overall animation, tsaka yung, ano ba, exit animation or out animation, I don't know ang tawag dun. So, yun ang kainaman nun. Tapos ma-adjust nyo yung speed niya, kung gaano kabagal yung motion niya while nag-i-enter siya sa screen at nag-i-exit. So, ganun siya. So, doon na tayo sa effects. So, from here, makikita ninyo yung kaninang dinownload natin. Ang pipiliin ko ay... Tada! Auto HDR. So, yun, nakita nyo, nagbago yung kulay ko. Pero yun, nasa gilid, hindi. Kasi square lang siya. So, pwede nyo siya i-adjust kung whole screen or partly, part lang ng screen ang gusto ninyo i-adjust na into auto HDR na effects. Okay? So, pwede nyo rin i-adjust yan kung gusto nyo patindihin or pataasin yung strength. Ayan, yung strength ng pagiging HDR niya or less. So, ayan siya. Kita nyo, di ba? The best ang KineMaster. Wow. Ano ba itong pinindot ko? Okay, next is yun. Yung outro yun. Ay yung out animation. So, ito nga yung sinasabi ko kanina. Ayan, pag flicker, gusto mong baguhin yung characteristic ng effects mo, meron din siya. So, maganda kasi talaga siya, promise. So, yun sa audio naman, usually ang lalabas dito is yung mga music mo na sa iyong cellphone. And kung nag-download ka mula sa store assets nitong KineMaster, lalabas din siya dyan. Okay? So, yun sa record naman, ito. Pipindutin mo lang yung mic dun sa baba ng circle. Tapos ito nalalabas. Start mo lang, then stop. Pagtapos ka na. Okay? So, yun na siya. At balik tayo dito, yan sa volume, ito rin yung kanina. Iba lang to kasi yung music lang to na, or yung nirecord mo. Ito yung settings na gagawin mo dun sa nirecord mo na voice or voiceover na ginawa mo. So from there, pwede mo yun i-adjust. So ito rin yung kagaya kanina, sinasabi ko lalagyan mo ng stamp. Tapos i-adjust mataas, baba. Okay. And... Yeah, pinakinggan ko yata. Tapos iyan, pag may napindot ka dun sa store asset, iyan ang lalabas. So, most likely, lagi kanyang dadalhin dun sa kailangan mo mag-member. Or kailangan mo mag-sign in or mag-subscribe sa kanila.
So from here, ano bang ginagawa ko? Okay, pinipindot ko yung mga nasa kaliwa. Pinililinis ko, tinatanggal ko yung mga clips na hindi ko na kailangan kasi meron na akong na final na clip para sa inyo. O yung example ko para sa inyo nung natapos natin na video. So bago yon, dito muna tayo, makikita mo yung HD 720. Usually yan ang ginagamit natin na size at saka frame rate na 30. Resolution HD 720 for frame rate 30. And dun sa baba, ito yung bit rate. Usually, yung pinaka-prefer natin is high kung meron ka pang memory. So, depende yan kung ako, dinidepende ko sa memory ko. Pag wala na akong memory, binababa ko ng konti. Tapos kapag okay na yung setup mo dyan, just click export. Okay? Binaba ko siya kasi maliit lang yung video ko. So, yan naman lalabas. So, skip anyway, then ito na yung lalabas. Exporting. So, yung orange na yan, pag nakarating na yan dun sa dulo at napuno niya na yung buong bar, automatic, meron nang lalabas sa ating screen na tapos na ang iyong exporting. Ito na tayo, yung nasa ilalim ng Facebook icon, untitled one, ano yan, underscore, 7 chorbalo, play mo lang yan para ma-check mo kung maganda or tama yung video na ginawa mo. Play mo lang siya. So, yan siya. Yun ang ginawa natin kanina. Medyo naka-fast forward siya dito guys para hindi masyado mahaba yung video natin. And itong mga videos na ginagawa natin, automatic na si-save na yan dun sa ating phone after natin itong i-export. So yan, pwede ka na mamili kung saan mo siya gustong i-upload sa akin sa YouTube syempre. At yan, napanood na ninyo kung paano ako nag-e-edit ng aking mga videos. And sobrang basic lang yan guys. Basic, pero to the point na medyo nilagyan ko na rin ng kung paano ninyo malalagyan ng mga, alam mo yun, yung mga floating icons, yung mga stickers, tapos yung mga text, kung paano ninyo pagagalawin yun, yung ninyo ilalagay yung, ano ba yung gawin, ano yun, kung paano nag-enter yung isang sticker at paano ba? Paano siya pumapasok sa screen at paano siya lumalabas. So, meron ganun. So, pwede ko pa sa inyo i-elaborate completely yan on my next video. That's why nananawagan po ako kung gusto niyo nagawan ko ng part 2 tong video na to. Comment lang po kayo sa baba. Pag umabot tayo ng 20 comments regarding sa part 2, request ng part 2 ng video na to, gagawa ako ng part 2 ng video na to. So, this is good for idea lang naman to, makakatulong po sa mga gusto matutong mag-edit ng videos. To be honest guys, ito yung lagi kong ginagamit na application kasi ito yung pinaka-kumpleto para sa akin. Although yung iba, may gamit sila na ibang application. Tinatry ko yun pero kasi may hinahanap ako ng features mo na dito ko lang nakikita sa KineMaster or KineMaster. So, nandito kasi yung speed, nandito na yung may chroma na rin dito. Kung hindi ko ba natatry yung mag-green na screen, hindi ko ba yung natatry. Pero pwede rin siya dito, I think. Tapos yun sa audio kasi ang galing, pwede mo siyang i-cut, pwede i-adjust. Kompleto siya actually guys para sa isang baguhan or hindi ganun kagaling na mag-edit. Ma-exercise nyo dito yung skills ninyo. Kakaroon kayo ng idea. Kung hahawak na kayo ng mga klase ng mga editor na medyo high-end na or yung mga bayan na, I think hindi nagkakalayo yung the way na ginagamit mo itong application na to dun sa mga high-end or naka-laptop na ng mga applications. For me, kasi every single movement or every single every single feature na ilalagay mo sa screen mo is lahat yon galing sa'yo. It's your decision kung kailan, paano, at saan lalabas yon sa screen mo. So, yun ang Kine or KineMaster para sa akin. Disclaimer, hindi po ako sponsor na ipinopromote yung KineMaster. Hindi po. Sinasuggest ko lang kasi ito na po yung ginagamit ko ever since pa gumagawa ako ng mga video. So, yun lang naman guys. Thank you for watching up to this point of my video. Thank you for listening sa aking mga kadaldalan. And I hope sana nakatulong sa inyo tong video na to ha.
sana ma-share din ninyo sa mga friends ninyo na gustong matuto. If you do have any questions, comments, suggestions, okay, please do comment lang dyan sa baba. Do not forget to subscribe to my channel. Dagdagan ninyo yung aking subscribers. And please do not forget to share this, like this video, and do not forget to hit the notification bell. So, that would be all for this video. See you again on my next video, guys. Bye!